Pagtay pa rin po sa Bagyong Rosita, makakausap naman natin si Isabela Governor Faustino D. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie season po ito. Ay, magandang tanghali sa iyo, Connie, at magandang tanghali po sa ating lahat. I hope all is well. Makikikamusta lamang ho kami sa inyo sa Isabela. No? Ano na ho ang sitwasyon dyan ngayon? Sa ngayon ay patuloy po rin malakas ang ulan pero nabawasan ng malakas na hangin. At tinatawagan nga natin, nakausap natin ang ating mga mayors, talagang malaki ang damage sa larangan ng infrastruktura itong dinala ni Bagyong Rosita dito po sa aming lalawigan ng Isabela. Mm-hmm. I suppose wala pa kayong estimate as of the moment, pero kanina hong madaling araw, nawala na rin ho kayo ng kuryente no, sa ilang lugar. Ibabalik na ho ba ito anytime dahil nakaalis na ho dyan ang bagyo? Kausap ko yung dalawa kasi po yung aming local electric cooperative dito. Ayon dun sa second electric cooperative, maibabalik niya siguro hanggang bukas. Pero depende na rin sa national grid kasi kung anong naging epekto nito sa Southern Isabela. Mm-hmm. So, doon pa rin kami nagdidepende. At sa first electric cooperative naman ay talagang sila yung malaki ang damage. So, doon sa area ng Southern Isabela ay sa tingin ko mas matatagalan na ma-restore ang ating electricity. I see. At doon po sa mga nasa evacuation centers, Governor, makikikamusta kami sa kanila pong lagay ngayon? Ngayon po meron po tayong bilang na 12,784 na naapekto na individual. At meron naman lang po tayo mga na-preposition na mga relief goods as early as Saturday. Ngayon, nagdadagdag pa po tayo ng relief goods. Ang na-release na po natin ng ating provincial government na nasa 6,900. At meron din pong tulong ang ating pong DSWD. A total of 10,500 relief goods na. Pero ngayon, nagdadagdag pa po tayo. Kapiling po natin na kagabi pa ang bagong appointed secretary ng DSWD. Dito siya nag-overnight at kanyang sinusupervise ang trabaho ng DSWD dito okay. Sa ating lalawigan ng Isabela. May mga naitaluho ba tayong mga sugatan o kaya casualty po? Sa awa naman ng Diyos, Connie, sa lahat ng mga government hospital natin as per reported kaninang alas 11, wala pa po tayong casualty. Ganun din, minomonitor natin yung mga private hospital. So far, wala pa naman po mga reported na ganun. Okay, paano po natin na matutulungan, particularly yung mga kababayan po natin ano, na talagang natangayan po ng kanilang mga bubong, nasiraan ng kanilang mga bahay, private, at even yung inyo pong mga public offices, meron din po kayong mga nasirang bubong, sabi po ng ating partner na si Rafi. Opo, tama yan. Marami po mga talagang napinsala. At pagtutulong-tulungan po natin kung paano namin matutulungan. Siyempre, hiling din talaga sa tulong ng national government. Pero kami naman po may nakahanda kaming pantulong para kahit paano mabigyan natin sila ng mga yero para makabangon po yung ating mga kababayan na apektuhan. Mm-hmm. Connie, katunayan din yung tama po sa amin ng typhoon na Ompong, hindi pa kami gaanong nakakabangon. Na ito na naman itong pagsubok na ito. Last time, more on agricultural side ang nasira sa amin. Pero ito, makikita mo talaga yung infrastructure. Malaki ang epekto ng typhoon na Rosita sa probinsya ng Isabela. Okay, pwede niyo hong kausapin ano, yung ating mga manunood na mga kababayan ninyo, maaring... Hopefully, no, may mga nakakapanood pa rin po at nakakarinig sa atin ngayon. Apo, salamat sa pagkakataon na ito, Connie. Alam ko maraming nagsisiuwian, pupunta sa kanila po mga probinsya. Ngayon po, nagkiklearing na po kami ng aming pong kalsada. Kanina, nakleared na po namin ang magmula sa City of Ilagan, Pakyat ng Norte, maayos na po. Pero ngayon, ongoing pa po ang clearing namin dito po sa bahagi ng Ilagan pababa po naman ng papunta ng Nueva Vizcaya. Siguro another 3 hours, pwede na po namin ma-announce na it will be cleared. Hintayin ko po yung tawag ng ating po mga group
na nag-clearing ng ating mga kalsada. Kung maaari lamang po sana, huwag muna tayong bumiyahe, hintayin na po natin para to make sure lang na ligtas po tayo sa lansangan ng Isabela. Governor D, marami pong salamat sa pinagalob niyo po sa aming oras dito po sa Balitang Hali. And of course, inarasal namin na maging okay po ang lahat dyan sa inyong lugar. Marami pong salamat sa pagkakataon.